So, gawa tayo ng fish stock para sa food mamayang gabi. Dito sa mga chowder at saka mga stew. So, gawa tayo dahil since meron akong na-fillet, sayang namang itapon yung mga bones saka mga carcass niya. So, gawin na lang natin siyang fish stock. Lagay tayo ng butter. Bago kayo mag-start pala, pwede kayong gumawa na bouquet garni. Ang tawag nun, bouquet garni, consists of carrots, celery, and white onion. Actually, tinatali siya, pero ako, pwede namang brunuan na lang. Lagay na natin yung carrot, onion, tsaka celery, fine, ano lang, roughly chop lang siya. Habang niluto natin yung bouquet garni, gawagin kayo ng sachede etis. At ang sachede etis is nakalagay sa ganito. Merong laurel, garlic cloves, parsley, thyme, and whole black peppercorn. Pag wala kayong ganito, pwede rin naman yung sachet or cheesecloth kasi reusable din naman ito. So, yan. Okay na. Lagyan na natin yung scrap ng salmon. Actually, yung iba iniiwasan yung salmon kasi masyadong rich yung flavor nito. Pero dahil babagay naman siya dun sa recipe na lulutuin ko. At saka ito yung available na meron ako. Gamitin natin. Sayang naman. Low heat lang to guys ha. Mga 5 minutes. Yung iba, nalagay pa sila dito ng parchment paper. Pero huwag na, parang hindi na masyadong complicated. Iwa-warm lang naman natin yung cheese hanggang maging opaque siya. Actually, marami kang pwedeng paggamitan kasi nito eh. Ito nga mismo, pwedeng pa rin ulamin eh. Yan. Tapos, lagay na tayo ng at least 1 cup lang ng wine. Well, pwede namang huwag nang lagyan kung wala kayong wine. White wine to. Pagka-fish o ano, seafood, usually white wine talaga yung ginagamit. Dry white wine to guys. Yan. So, nag-simmer na siya. Lalagyan na natin yung water. Depende kung gaano kadami yung scrap nyo ng fish. Gawin na natin 10 cups. Then, ilalagay na natin itong sachet de epis. Actually, ito yung pinakamadali eh. Yung fish stock tsaka vegetable stock gawin. Gusto kong gamitin kasi yung mga ganito pang luto. Mas malinamnam siya. Saka syempre, mas healthy, hindi tayo gumagamit ng chemical. Although, personally, kung gusto nyo naman, gumamit ng mga pampalasa, okay lang din. Ayan. So, antayin lang muna natin siyang kumulo. Tapos, ilo-low heat na natin siya para isimmer na natin ng 30 to 45 minutes. And then yan, meron na kayong pampalasa ng kung saan nyo gustong gamitin. Although ako, sa lahat talaga ginagamit ko siya. Basta kung ano yung meron akong available na ginawang stock sa freezer. Kasi pwede mong i-freezer yan, lagay mo lang sa ice bag. Maglalas siya ng 2 months. So, sa ref, sa experience ko, 3 to 4 days. Siyempre, pag nilagay mo sa freezer at marami kang ginagawang stock, lagay mo din ng label, hindi ka malito. Yung nilagay ko palang parsley dun sa dito, sa shady epis, yung stem lang kasi napansin ko pagka yung nilalagyan ko rin siya ng leaves niya, parang medyo nag-green yung ano, yung stock. So, stem lang yung nilalagay ko. Nag-boil na siya, then hinaan na natin siya para mag-simmer siya ng 30 to 45 minutes. Tapos, syempre, takpan natin siya. So, balikan natin siya after. So, ayan na siya. Pwede na siyang i-transfer at ihiwalay na natin yung fish bones or carcass niya para mapalamig na natin and then i-freezer yung iba kung hindi gagamitin. So ayan, tapos na yung 30 to 45 minutes. Actually, yung pinaka-the best na fish bones na pwedeng gamitin is yung para sa fish stock is yung mga mild, tapos yung mga lean, yung mga white fish o kaya yung halibut, ganyan. Kaya lang, since yan yung available ko, yung iba kasi ang general rule talaga sa culinary is ina-avoid yung salmon, mackerel, yung mga fatty fish kasi nga
medyo strong yung flavor nila. Pero since gusto ko yung may strong flavor, bagay naman dun sa mga recipe na naka-line up ko para sa everyday meal namin. So, check, tsaka kaysa itapon nga naman yung carcass na tira kong pinang, na, galing dun sa sashimi na finilay ko. Di, gamitin na lang din natin siya, sayang naman. Basta to pwedeng ano ha, pwede sa resto ng 4 days. Basta airtight yung container. Tapos pag sa freezer naman, usually up to 2 months siya. So palamigin nyo lang, ilalagay nyo lang sa ice bag o kung saan container na meron kayo. Yun. Tapos itong seafood stock na to, maganda to gamitin sa mga seafood bisque, ano pa ba, yung mga sa mga gumbo, yung mga sauces, chowders, o kaya stew. Pwede siyang gamitin. Transfer na natin yung... Actually, ito nga, pwede rin himayin to kung meron ka pang paggagamitan ng mga meat ng fish dito na extra ng salmon. So, lagay lang natin dito. Actually, pwede na natin tong tanggalin. Discard na yung laman, syempre. Actually, pwedeng himayin to. Tanggalin natin yung meat, tapos pwede mo siyang ihalo sa omelette o kaya sa sandwich para wala kang tapon, di ba? Actually, pwede na rin to sa mga soup ninyo eh. Kung gagawa kayo ng mami, bili na lang kayo ng noodles, lagyan nyo ng fish, yung mga nagda-diet, lagyan nyo ng gulay, dagdagan na lang to ng salt and pepper, meron ka ng seafood mami. Eto, marami pa tong karne eh. Ayan o, pwede pa siyang gamitin actually. So, hihimayin ko yan pag malamig na itatabi ko para sa omelette o kaya sandwich. So, masyado naman siyang kaunti para sa fish lumpia. So, guys, ito na yung fish stock o salmon stock na ginawa kanina. Nilagay ko lahat sila sa ice bag and then ilalagay ko sa freezer. Kung mga to, lalagyan ko to ng label para alam ko kung kailan ko sila ginawa. So, 2 months sa freezer, 2 to 3 days sa ref. Okay? Although, hindi nyo pwedeng, hindi naman kailangan gayahin yung na ginamit ko yung salmon, yun lang kasi meron ako. Pero, pwede naman yung ibang fish din, mga white na fish, ganyan. Pwede rin siya. Actually, mas okay yun. Pero, ito kasi, mas rich kasi yung lasa. Kaya, in general, ang ginagamit nila, hindi salmon. Hindi salmon bones. Okay? Thank you, guys. Bye!